Thank you, Brother JM. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. We welcome you sa ating Reformed Bible Study. If you are staying sa inyong mga bahay o kayo yung mga team replay o sa mga members namin na providentially hindered, we welcome you and we're happy to have you. At salamat sa Diyos, no, sa pagsusustain niya sa atin sa ministry na ito na tatlong taon na ang ministry ng RBS. At nawa ay maging pagpapala pa rin ito, lalo na sa napaka-practical at ganun din, no, theological na lesson natin ngayon, which is the providence of God. Nasa 1689 tayo, no, series ng ating RBS, and our intention is to inform our primarily our members na mga bago patungkol sa confession of faith. We, you know, na ang mga Reformed Baptist churches, they are confessional churches. They do not hide kung anong positions nila on matters theology. Therefore, we want na ma-inform ang mga bago members namin, but we also want to serve the larger community of Christians, especially mga Pilipino na gustong mag-reform at mag-aral ng doctrines of grace. So nandito tayo sa chapter 5 ng 1689, which is the chapter on the providence of God, part 2, and we entitled it The Workings of Providence. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na isa sa pinaka tinatawag na providential na pangyayari sa kasaysayan or sa Protestant history or sa Reformation history ay nangyari noong 1536. Kung napakahalaga ng 1517, noong si Martin Luther ay pinako niya sa Wittenberg church door yung 95 Theses, noong 1536 din, napakatindi noong nangyari noong sa panahon ni John Calvin. Ano nangyari sa kanya nung panahon na siya ay hinahanting ng mga Roman Catholics dahil sa kanyang mga isinulat? Siya ay nag-decide na na magtatago na at mamumuhay ng isang scholarly life. Kahit sabi niya magpunta siya sa isang kuweba at maging scholar, siya na ang pinakamagiging masayang tao sa buong Europa. Pero alam niyo, nung papunta siya sa Strasbourg para tumakas at para gawin yung gusto niya, ito nga yung tinatawag na providential event na nangyari sa kasaysayan. Imagine ninyo, nagkaroon ng giyera nung panahon na yon between France the First, yung French king si Francis the First at ni Charles the Fifth. So dahil sa giyerang yon, napuwersa si John Calvin na makitulog at mag-overnight stay sa isang syudad sa Switzerland. At yun yung Geneva. At nung nabalitaan ng reformer sa Geneva na si John Calvin ay nag-i-stay doon mag-overnight, hindi na nila pinakawalan yung pagkakataon. Sinugod si John Calvin ni William Farrell, and what happened was very historic. Ang sabi doon ay si William Farrell ay nakiusap, natulungan ni Calvin ang Geneva at nag-ask siya na i-curse ng Diyos ang study ni John Calvin kung hindi siya makikinig sa summons ni William Farrell. Ang sabi ng history o ng mga historians, sabi mismo ni John Calvin, he was stricken in fear dahil may Catholic baggage pa rin siya. Nakapag ang pare o ang pastor ay nagbigay ng ganong request at ng imprecation ay talagang magiging totoo. At yun nga, pumayag siya na magstay sa Geneva, and we all know na nagpastor si John Calvin sa isang church lang sa kanyang lifetime, and that is the St. Peter's Church sa Geneva. You see, what if kung hindi siya nagstay o dubaan doon sa Geneva? These are the things na mas ma-appreciate natin lalo when we discover that these things, they did not happen accidentally. They did not happen nang wala ang pahintulot o yung napakatalinong pagpaplano ng Diyos. Kaya nga sabi ng Proverbs 16:33, di ba? The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord, no? Nandiyan na ang parang dice pagsusugal o kung anumang mga game 'yan,
Pero kahit yung pag sa games, kung ano man ang lilitaw na numero o kung ano mang mga numbers o mga lalabas sa dice, it is always from the Lord. So pinapakita dito even the minutest details sa buhay, kahit yung parang napaka-trivial, eh nasa kalooban pa rin ng Panginoon. And you know, this is what we call the providence of God. Ang providence ng Diyos is the preservation of His creation operating in every event in the world and directing the things in the universe to His appointed end for them. Bilang reform, ang malagi nating paboritong theology or doctrine or teaching is what? Predestination, election. Ang providence, ano ang pagkakaiba niya sa predestination? Ang predestination, ito yung pagpaplano ng Diyos nung una sa mga mangyayari. Ang providence, ito yung pag ang Diyos gagawin na niya kung ano yung pinlano niya. So napakahalaga magkakambal, no? Ang bunga ng predestination ay providence. At yan nga, yung creation niya, inag-ooperate siya, may make sure niya yung lahat ng pinlano niya noon ay maisa sa katuparan. At sa providence ng Diyos, we studied na may dalawang uri ng providence. May general at may special. Ang general providence, it involves the control of the whole universe. So, control ng Diyos, yung pinaka grand scheme ng ating universe. And may special or specific. God controls even the details of the universe, including history, pati yung individual history. Pati yung sabi ni Jesus, di ba, na pati yung buhok mo, numbered sa mata ng Diyos. Pati yung paglaglag ng isang dahon, pati yung mga ibon, lahat ng yan ay nasa providence ng Panginoon. And you know, this is something na kailangan nating ma-remind ang sarili natin, ma-appreciate. Nakakalungkot, naniniwala ang maraming mga churches sa providence ng Diyos at sovereign ng Diyos, pero ang paniniwala nila hindi exhaustive. Pero sa scripture, ang sovereignty of God in scripture is real and genuine. Pag sinabing real and genuine, talagang tunay siyang sovereign. Hindi pwedeng soberano ang Diyos, pero kung hindi ko siya pahintulutan na gawin ang isang bagay na to patungkol sa buhay ko, hindi mangyayari, no? This is what we call the exhaustive sovereignty of God. Marami, even anti-Calvinists or non-Calvinists, they believe in the sovereignty of God. Pero pag tinanong mo sila, may limit ang sovereignty of God. At doon nagkakaroon ng matinding contradiction. So last week, pinag-aralan natin yung distinction in providence. At nandun na tayo sa number one, no? Yung number one is yung God's providence, yung divine preservation. He keeps all created things existing and maintaining the properties of creation. So yun ang distinction sa providence. Pinipreserve ng Panginoon, kinreate niya, at pinipreserve niya yung lahat ng bagay sa sangnilika. Diba mayroong paniniwala sa philosophy, yung deism? Ang deism, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, pero after dito, hindi na tayo pinakialaman. Parang tinali na niya yung kanyang kamay at umalis na siya. So at least, ang mga taong ito, hindi sila mga atheists, naniniwala kami, may Diyos, may creation, pero wala kaming, hindi na kami naniniwala na pinakikialaman tayo ng Diyos. So ang Diyos, sa providence niya, hindi lang niya nilikha ang mundo, pati hanggang ngayon, inaayos niya, hindi niya tayo inaabandon na kahit na parang iniwan na tayo ng Diyos sa ibang problema, sa nangyayari sa bansa, sa politika, sa mga murders at napakamasasaklap na presence ng evil ngayon. Mukhang parang walang Diyos, pero ang totoo, sa doctrine ng providence, nandyan ang Panginoon. So dito tayo papasok ngayon sa ikalawa. Divine concurrence. Itong divine concurrence na ito, ito ang isa sa pinakamahirap matanggap sa doctrine ng providence. In fact, ito yung lagi nating struggle, no? God operates with created things, causing them through their properties to act. Yung una, preservation, madaling pakinggan at madaling tanggapin . Ang Diyos, nilikha niya yung mundo, inaayos niya, you know, siya ang umahawak ng mga bituin ng sa langit, so ang moon at yung araw, may daling intindihin 'yon at tanggapin. Pero once na idala mo ang providence na to at yung control ng Diyos, hindi na sa buwan na lifeless,
hindi na sa Jupiter na napakalayo sa Earth, pag pinag-usapan na yung providence ng Diyos na kumokontrol pati sa buhay mo, pati sa pangyayari sa mahal mo sa buhay, yung pagkawala nila, marahil may aksidenteng pang nangyari, for example, may mga tragedy sa buhay, eto na, napakahirap tanggapin ng ganitong providence. Pero, sabi ng Bible, bahagi ito ng providence. God operates with created things, causing them through their properties to act. Yan ang sinasabi ng confession of faith natin sa paragraph 2. Basahin ko, although in relation to the foreknowledge and decree of God, the first cause, all things come to pass immutably and infallibly, so that there is not anything befalls any by chance or without His providence, by the same providence, He ordered them to fall out according to the nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently. Obviously, ang English na to ay 400 years old na, 1689. So, which means kailangan ng kaunting explanation, no? Sinasabi dyan, sigurado daw mangyayari. It will come to pass immutably, infallibly, yung dinikri ng Diyos. At ang tawag natin doon, first cause. E di, sa una, parang okay, madaling intindihin kung anong pinlano ng Diyos. Pero ano sinabi niya? Pagdating dito sa baba, sinabi niya, anything befalls any by chance, lahat yan nasa providence, by the same providence daw, He ordered yung according sa nature, yung second causes. E narinig niyo na ba yung first cause at second cause? Na yung second causes daw, nangyayari, hindi pinupuwersa ng Diyos as first cause. So, napakatindi nito. Hindi basta-basta madaling tanggapin ito. Napakahirap tanggapin ito sa unang tingin. Parang okay lang, pero napakahirap tanggapin ito until marirealize mo napakaganda ng ibig sabihin ng paragraph 2 na ito. Ang tawag dito, concurrence. The concurrence is an expansion of preservation and is either acting through or secondary causes. So, ibig sabihin, may pinlano pa lang Diyos, pero yung pagpaplano niyang ito, gagamitin niya ngayon yung humanity o yung creation as yung kanyang tinatawag na second cause. Pero pag ginamit niya ito, sisiguruhin niya na hindi daw pupuwersahin yung second cause. Wow, paano to? In other words, pag may gustong gawin pinlano ng Diyos, gagawin niya, mangyayari, pero hindi niya pupuwersahin, let's say, na itutulak ang tao magkasala. So let's say, may nangyaring masama, may pumatay, nag-murder dito, binaril, na balitaan nyo yung sumagasa, no? Sa isang security guard ba yun, o sa isang traffic enforcer na ngayon, viral, no? Pati yun, nasa providence ng Diyos, pero hindi tinulak ng Diyos yung tao para sagasaan niyang nagkasala siya. Ginawa yun ng tao sa mismong kagustuhan niya na siya'y malaya. So therefore, mayroong first cause dahil hindi yun mangyayari kung walang first cause, kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Pero yung second cause, hindi nangyaring pinilit siya. So iyan ang ibig sabihin ng concurrence. Okay? So for example, si Joseph, di ba? Sabi niya sa kanyang mga brothers na nagtaksil sa kanya, binenta siya. They sent him to Egypt, pero nung siya ay binigyan na ng blessing ng Diyos at nagkita-kita na sila, the tables have turned, sabi sa Genesis 45:5-8, and now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life, for the famine has been in the land these 2 years and there are yet 5 years in which there will be neither plowing nor harvest. And God sent me before you to preserve for you a remnant on earth and to keep alive for you many survivors. So it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh and lord of all his house and ruler over all the land of Egypt. Narinig niyo sabi niya, it was not you who sent me, but God. Malinaw, sinong kumilos ng sino nagbenta, pinagtulungan pa ng magkapatid. Pati pa si
Judah, di ba? Siya yung nakaisip, ganito, ibenta na lang natin. Tapos, lahat, yung mga kapatid, talagang kasamaan ng kanilang pinairal, pero sinabi niya doon, ang Diyos daw ang nagpadala sa kanya doon. So, napakahalagang text nito. Isa pa, si Joshua. The Lord promised deliverance to Joshua, pero ang sabi niya, hindi naman kayo pwede matulog lang. But you still have to attack. Sabi sa Joshua 11:6, and the Lord said to Joshua, do not be afraid of them, for tomorrow at this time I will give over all of them slain to Israel. You shall hamstring their horses and burn their chariots with fire. So therefore, meron tayong tinatawag na human responsibility, pero ito ay nangyayari, no? Kasabay at kasama nung tinatawag na pagkilos ng Diyos. So there is these two points na gusto kong i-share. First, God's concurrence and use of second causes do not imply or implicate Him in sin. So anong ibig sabihin nito? Dahil may second causes, napoprotektahan ngayon ang integrity at holiness ng Diyos. Habang totoo na dinikri ng Diyos ang lahat na mangyayari, pero dinikri niya in such a way na hindi nawawala ang second causes, but rather they are being established. Pag sinabing sila ay na-establish, sila ay nangyayari, pero nilinaw na nung ini-establish yung second causes, hindi nangyayari yon yung mga tao, sila'y napupwersa, sila'y pinipilit, at ayaw nila. Diba may narinig na kayong mga non-Calvinists kung paano nila i-describe ang doctrine ng Calvinism? Sinasabi nila, ay, yung mga taong yan, tinuturo, no? Yung mga tao, dinadrag ng Diyos papuntang langit. Tinutulak ng Diyos papuntang langit na parang kahit ayaw nila. Meron kayong mga nakitang ganon sa Bible? Wala kayong nakikitang ganon sa Bible. Lahat ng mga naliligtas, gustong-gusto nilang naliligtas. Ang nangyayari, nagkakaroon ng desisyon mula sa tao. Ang tao pa rin ang nagdedesisyon sa kanyang sarili, hindi magsisisi ang Diyos para sa tao. Ang tao pa rin ang magsisisi sa kanya. Pero anong ginagawa ng Diyos? Ang Diyos, tinatransform niya yung kanyang kalooban. So therefore, nagtama, may desisyon ng tao, pero hindi lang desisyon ng tao to. Desisyon muna ng Diyos. Pero pagdating sa kasalanan, pag nagdedesisyon ng tao, whether sa kabanalan o sa kasalanan, ang desisyon ng tao hindi desisyong napipilitan. Desisyon na ginagawa niya ayon sa kanyang kalikasan, siya ay malaya. Okay? So malinaw 'yan sa sinasabi ng scripture. And then man as the second cause responds to God's direct causation in accordance to his sinful desires and circumstances. So tanuin ko kayo, dinikri ba ng Diyos na mangyari, let's say, pumutok ang bulkan ng Yolanda, may mamamatay na tao? Yes, dinikri ng Diyos. Pero nung dinikri niya, ang Diyos ba nagkasala? Hindi. Nangyari ang mga calamity na doon sa secondary cause. Man is sinful, which means hindi perfect ang mundong ito. Nangyayari ang mga aksidente. We do not live in a perfect world. There are typhoons. In fact, ang tao, bago pa siya ipanganak dito sa lupa, ang deserve na niya ay sa impyerno. So therefore, kung siya ay mabuhay ng isang minuto, isang daang taon, it's the same, still nag-grace pa rin ng Diyos iyon. So therefore, walang kasalanan mula sa Diyos. Pero nandun ang evil, nandun ang presence ng evil. So maraming lesson tayo dito. First lesson, man remains a free agent according to his nature. Anong ibig sabihin nito? Ang tao, hindi siya nagiging parang puwersadong magkasala. Ang tao, nagkakasala siya, pumapatay siya ng tao, nagnanakaw siya, hindi dahil tinulak siya ng Diyos na magnakaw, kundi according sa James chapter 1, di ba, kapag ang kasalanan nando sa puso, no, at ang mangyayari is with this man, yung kanyang desire na sinful, magbubunga ito ng kasalanan. Gustong-gusto niyang gawin yun, no? Yan ang second causes. And then, lesson number 2, scriptures consistently make clear that God is holy and therefore without sin, and He never takes pleasure in evil. So ito yung isang mystery. Paano ang Diyos, hinayaan niya
na magpatuloy ang kasalanan pero hindi siya nagte-take pleasure mismo sa evil o kaya sa kasalanan. God remains holy, no? So para mas maintindihan natin 'yan, humingi tayo ng tulong sa mga theologians natin. Kuha tayo ng mga tinatawag na mga rejection. Una, we reject the belief that man, if he is truly free, must not have God as first cause in his actions. So, itong mga lessons na kinuha natin kanina, actually, mahirap itong intindihin sa mga iba at tanggapin. So, paano yan? Remain na free agent pa rin ang tao? Eh, kahit na ang Diyos siya na ang first cause, parang mali naman yan, sasabihin ng iba. And then, ang scripture, consistently, God is holy, God is holy. Hindi siya nagkakasala, pero sa kabila nun, siya pa rin na nag-decree. Paano yon? So, ang ibang mga teachers ng Bible, okay, ang magiging result niyan, i-reject natin. That man is truly free. So, sa kanila, hindi talagang free agent ang tao. Kasi kung ang Diyos siya ang nag-decree ng lahat, hindi po pwede na ang tao, siya ay magkakaroon ng accountability pa rin. Ang tawag dito, no, Arminian view. Ito yung pinropound ni Clark Pinnock sa kanyang book na A Grace Unlimited. Sabi niya doon, as editor, it is surely a real contradiction to assert that God determines all events and that man is free to accept or reject his will. Fortunately, scripture does not require us to attempt logical gymnastics of this kind. It does not teach that God determines all things. Totoo ba that God does not determine all things? Yan, napakalinaw sa Bible na ang Diyos, walang nangyayari apart from His plans. Diba? Siya ang may final say at siya yung... But obviously, Clark Pinnock is an Arminian at dahil hindi niya maintindihan ito, sa kanyang isip, therefore, hindi niya tatanggapin ang dalawang ito. So, if God is sovereign, God is not free. Ganun ang ibig niya sabihin. Okay? So, we reject this kind of attempt. Why? First, this is an attempt to understand the mystery of predestination and providence, yet will still fail to address the real issue. Tignan niyo, kung hindi free ang tao, gusto nila, kung talagang free ang tao, ang Diyos dapat huwag makikialam sa actions ng Diyos. Ang isang Arminian, naniniwala siya na ang Diyos ay sovereign. Siya ay makapangyarihan. Pero, dinesisyon na niyang huwag pakialaman ang tao, ang will niya. So, which means, kung para sa kanila, truly free siya, huwag niyo hayaan ang Diyos na magsabing He determines all things. Pakita ko sa inyo na hindi nasosolve itong bagay na to. Bakit? Sabi ni A.W. Pink, whether God has decreed all things that ever come to pass or not, all that own the being of a God own that He knows all things beforehand. Now, it is self-evident that He knows all things beforehand. He either doth approve of them or doth not approve of them. That is, He is either is willing they should be or He is not willing they should be. But to will that they should be is to decree them. By the way, hindi pala si A.W. Pink yan. Kinote ni A.W. Pink si Jonathan Edwards. Ano sinabi ni Jonathan Edwards? Pag sinabi mo ang Diyos, hindi siya nangialam at dinesisyon na niya, okay, di kita pakikialaman, para maging free ka, di ako magiging sovereign muna. Sabi ni Jonathan Edwards yan, dinesisyonan pa rin ng Diyos na ganito ang mangyayari. Therefore, in-emphasize pa rin na siya ang nagde-determine ng lahat. So, you see, hindi niya sinosolve ang problem. Dahil, ang pinupoint out ni Jonathan Edwards dito, kapag sinabi ng Diyos, ako, ito ang gagawin kong desisyon, ito ang masusunod. Pag sinabi niya, okay, hindi ako mangingialam, iyon pa rin ang nangyari. So therefore, whether you like it or not, hindi niya nasosolve ang pinaka-problema. So if God has the power to control and determine man's actions and allowed evil to happen, still, isn't that an act of determining it? Diba? So kung ang tao, ang Diyos, may kapangyarihan pala siya para maging true ka at para maging free talaga yung tao, sasabihin ng Diyos, sige, di kita pakikialaman. Oops, nakikita ko na, may Hitler na paparating.
Nako, may isang Mao Tse-tung na paparating. Papatayin niya yung mga tao sa Pol Pot ng Cambodia. O anong gagawin ko? Oops, teka, hindi ko pwedeng i-interview na sarili ko kasi para maging free. Ah. Eh din ang Diyos, anong sabi dyan sa ating sinasabi dito, sa ating handouts, eh, it is already an act of determining it kasi may control siya, hindi niya ginawa. So anong mas comforting na reality sa inyo? Yung Diyos, may kakayanan siya pero hindi niya ginawa? O ang Diyos, eh sa kanyang matalinong pagpaplano, hinayaan niya mangyari for a purpose. I think the second or the latter is more comforting. Sabi ni Robert Raymond sa kanyang New Test Systematic Theology of the Christian Faith, if God determined He would not control His rational creatures' thoughts and actions but give them the freedom to think as and to do as they please, then these same people, being the sinners that they are, will blame Him in the judgment for their sin because He did not prevent them from falling into the sin that damned them. Tingnan nyo, ang tao, magre-reklamo lang siya sa Diyos. Meron ka palang karapatan at kapangyarihan, ba't hindi mo ginamit? Eh, kasalanan mo to, bakit mo kami pinaparusahan ngayon sa impyerno? In fact, one of my Armenian teachers, sinabi niya sa amin, kung naniniwala ka daw sa Calvinism, dapat, yung mga tao sa impyerno, they are serving God. Kasi kahit ayaw daw nila pumunta doon dahil pinlano na ng Diyos na pupunta sila doon, wala silang magawa. As if ang tao, sila ay pumupunta sa impyerno na parang ayaw nila kahit gusto nilang pumunta sa langit. Tandaan nyo, ang mga tao na pupunta sa langit, gugustuhin nilang pumunta sa langit. Walang pumunta sa impyerno na gusto nilang pumunta sa langit pero sinara ng Diyos ang pinto. Dahil ang sabi ng Biblia, ang Panginoon, mahal niya ang mundo at pinadala niya ang kanyang anak. At ang anak niya ay ipinangaral sa lahat ng mga bansa. So therefore, nandoon ang rejection ng tao. Okay? So, therefore, if God has the power to control and determine man's action, and it is already an act of determining it. So, we reject itong pananaw na to that man, if he's truly free, kailangan hindi maging sovereign ng Diyos. Number two, we also reject the teaching that man is not truly free since God is sovereign. Eh sige, mas prioritize natin ang sovereignty ng Diyos. So, para dito is, ang sovereignty ng Diyos, control niya yung actions niya, or therefore, kung sovereign talaga ang Diyos, hindi pwedeng maging free ang tao. Ang tawag dito, hindi po Calvinist view. Ang tawag dito, hyper-Calvinist view. In a rare moment, hindi namin alam bakit si A.W. Pink na hindi naman hyper-Calvinist, nag-erode siya sa ganitong error. Sabi niya sa book niya that the sovereignty of God, the will is not sovereign, it is a servant because influenced and controlled by the other faculties of man's being. The sinner is not a free agent because he is a slave of sin. This was clearly implied in our Lord's words. If the Son shall therefore make you free, you shall be free indeed. Man is a rational being and as such responsible and accountable to God, but to affirm that he is a free moral agent is to deny that he is totally depraved. Maganda na sanang palampasin si A.W. Pink dito at isipin, no, napuyat lang siguro siya bagong gising siya dito, gutom siya at ito yung naisulat niya. Pero obviously, being a theologian na capable sa ganitong bagay at maingat, talagang naniniwala siya that since man is totally depraved, he cannot be a free agent. We reject that. Why? Because ang pinag-uusapan dito, yung bandage ng tao sa kanyang kasalanan. Ang sinasabi natin, man's will is in bondage. Ang issue, hindi free agency. Sabi ni A.W. Pink, man is totally depraved. And we say, yes, correct. Pero sa kanya, because man is totally depraved, he is not free agent. Wrong. It doesn't necessarily mean na pag ang tao patay siya sa kasalanan, hindi na siya free agent. Ang sinasabi ng free agency, ganito. Ang ginagawa ng tao makasalanan, hindi pinupwersa sa kanya. Ginagawa niya ito ayon sa kanyang kagustuhan, sa kanyang desisyon.
ang isang tao kapag pumatay siya ng kapwa-tao niya, hindi dahil ito ay parang pinilit siya ng Diyos. Siya ay ginawa niya yon dahil sa kanyang desire, sa kanyang anger, sa kanyang kagustuhan na evil, gumawa ng evil sa mga tao. Okay? So that is the real issue. So bagamat in-encourage natin, no, na magbasa tayo ng A.W. Pink books, this is one thing na we do not agree. Bakit? Ang free agency is what? Ang free agency is taught in Scripture and also affirmed by Reformed theology. Sabi ng Westminster Confession of Faith, chapter 9, paragraph 1, God hath endued the will of man with the natural liberty that is neither forced nor by any absolute necessity of nature determined to good or evil. So ang tanong, may free will ba ang tao? Ang answer is, what do you mean by free will? Pag sinabi mong, kung ang ibig mo sabihin na free will ay may kakayanan siyang magdesisyon na hindi siya pinupuwersa at pag gumawa siya ng isang bagay, eh dahil gusto niya, yes, may free will siya. Pero pag ang ibig mo sabihin ay may free will siya na piliin ang Diyos kahit siya'y patay sa kasalanan at hindi mo na kailangan na siya ay kilusin ng banal na spirito, wala mo ng regenerating power, kaya niya sa sarili niyang tumawag sa Diyos, wala siyang ganung free will. Eh, Pelagian heresy yan. Sabi ni Pelagius, kaya ng tao na kahit wala ang assistance ng Diyos, lumapit siya sa kanya. Kasi nung namatay si Adan, hindi siya naapektuhan ng kasalanan ni Adan. Siya ay naging bad example lang, no? When Adam died, ang sabi ng Bible, we also sinned against God and namatay tayo sa kasalanan. Okay? So I hope malinaw yon. Dahil yan din ang sabi ni Jonathan Edwards, the freedom of the will. Sabi niya dyan, the power, opportunity, or advantage or anyone has to do as he pleases. Ang lagi kong ginagawang example, ang aso. Ang aso, malaya siyang gawin ang gusto niyang gawin as long as ang ginagawa niya ayon sa kalikasan ng pagiging aso. Pag yung aso nagsalita o kaya nagkaroon siya, siya ay ang boses na niya parang pusa, delikado na yon, hindi siya malaya na gawin yon because that is not according to his nature. Pero yung aso, pwede siyang tumakbo, gawin niya yung gusto niya. Parang ganon, malaya siya within doon sa kanyang nature. Ang taong makasalanan, siya ay free. Free, pero yung kanyang will, it is in bondage to sin. Okay? So, papaano yon? Para kasi sa mga tao, kailangan tanggapin mo na ang Diyos ay sovereign at ang tao ay hindi free. We reject that. O sabi naman ng iba, man is free, so therefore God is not sovereign. Alam niyo, ang tunay na contradiction, pag sinabi mong God is sovereign and man is autonomous, yun ang tunay na contradiction. Pero pag sinabi mong God is sovereign but man is free, hindi yung contradictory. Ang tawag doon, mystery. May mahirap siyang unawain, pero makakaya natin siya at least kahit konti na matanggap, maintindihan, dahil ang Diyos, siya ay sovereign, pero man is still free. He is not sovereign or he is not autonomous. Diba? Kaya anong ina-affirm natin? We affirm what we call biblical compatibilism. Compatible ang sovereignty ng Diyos at ang free agency ng man. O sa lagi nyo naririnig sa mga Calvinists is God's sovereignty and man's responsibility. Okay? Yan ang ibig sabihin ng concurrence na man acts and so is God through him. So pag kumilos pala yung tao, kumikilos at the same time ang Diyos. Akala ng iba, ang Diyos ang kumilos muna and then ang tao na lang ganito o kaya naman ang tao munang kumikilos at ang Diyos ganito. So, 'di ba, ang hyper-Calvinist, ang emphasis niyan yung sovereignty ng Diyos, 'di ba? Ang Diyos ang kikilos muna and then ang tao ay yan, nandyan na lang. Parang wala siyang free agency. Yung Arminian naman, kailangan muna ay kumilos ang tao para mag-activate ang pagkilos ng Diyos. 'Di ba, pati sa preaching nila lumalabas 'yon eh. Oh, you have to plant a seed. Whenever you have a need, you need to plant a seed. Kailangan kumilos ka para blessing dumating.
So kailangan maging faithful ka sa Diyos para hindi ka magkasakit, hindi ka mag-aksidente. So ganon, we don't believe that. What we believe is this concurrence. Ang concurrence is ang Diyos kumikilos and at the same time ang tao kumikilos. Magkasabay sila. Yan ang sinasabi ng Westminster Confession of Faith. God had decreed himself from all eternity by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably all things whatsoever come to pass, yet so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship with any therein, nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established. Okay? So, ang theological word is this, confluence. Okay? So, i-memorize natin yun, ha? Concurrence. So, theological word pala ang tawag nila doon is confluence. Ano ba yung confluence? Crucial to para maintindihan natin yung understanding natin sa providence. Sabi ni R.C. Sproul, the term confluence refers to the flowing together of two or more currents. It derives from the Latin root that means to flow with. The term confluence can also be rendered from its synonym concurrence. Ideas or events concur when they agree with one another or flow together at the same time. So nakita nyo, yung kilos, yung dalawang river, di ba? Minsan may dalawang rivers, tapos mag-unite sila at mag-join or mag-meet sila into one ocean or sea. No? Pagdating dun sa ocean na yon, pwede mo pa bang i-distinguish nasan doon ang tubig na galing sa river 1 at river 2? Hindi mo na makikita diba, kung paano yung 3-in-1 pag sinangkap mo na hindi mo na nandun na, kumilos na, confluence. So, yan ang sinasabi ng scripture. At meron ba tayong example sa scripture? Napakaganda. Again, si Joseph ang napakagandang example. Tingnan nyo, sabi niya dito sa Genesis 50:20, one of my favorite verses sa scripture. As for you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day to save many people alive. So, pinlano nyo masama, pero ang plano ng Diyos mabuti. Hindi niya sinabi, alam nyo kayo hindi nyo naman, alam mo, okay lang kayo. Alam mo, pag ganun tayo magpatawad, di ba? Hindi mo naman ako, hindi naman talaga masakit yung ginawa ninyo. Hindi, sabi niya, you meant evil against me. Talagang gusto nyo akong patayin, pero ang gusto pala ng Diyos ay magligtas. No? Maganda yung sabi ni D.A. Carson sa How Long, O Lord. Sabi niya, the parallelism is remarkable. Joseph does not say that his brothers maliciously sold him into slavery and that God turned it around after the fact to make the story have a happy ending. How could that have been the case? How could that have been the case if God's intent was to bring forth the good of saving many lives? Nor does Joseph suggest that God planned to bring him down to Egypt with first-class treatment all the way. But unfortunately, the brothers mucked up his plan somewhat, resulting in the slight hiatus of Joseph spending a decade and a half as a slave or in prison. As Joseph explains, God was working sovereignly in the event of his being sold to Egypt, but the brothers' guilt is not thereby assuaged. The brothers were responsible for their action, but God was not thereby reduced to a merely contingent role. And while the brothers were evil, God himself had only good intentions. What could be more comforting? May tao na nagpapahirap sa iyo ngayon? May tao na nanakit sa iyo? Merong tao na gustong gumawa ng masama sa iyo? Pinapahirapan ka, pinipersecute ka. May sakit na talagang nagpapahirap sa pakiramdam mo. Bilang ama, ikaw ay anak ng Diyos. Bilang ama, sinong ama na ayaw niyang alisin yon? Para hindi mo maranasan yon. Pero kung mabuti siyang ama, bakit hindi niya inaalis yon? Bakit hindi niya inaalis yung taong yon na sumisira ng araw mo araw-araw? Bakit hindi niya inaalis yung sakit na yon, yung nararamdaman mo? Bakit pinoprolong niya yung agony mo? Naghahanap ka ng work, ng pwesto, ng ganito. Bakit? May evil intention sa mga taong ito. Even yung sakit mo, bunga yan ng kasalanan ng mundong ito. Hindi siya perfect. Nagkaroon na ng virus, lahat-lahat. Talagang intention yan, pasakitin, pahirapan yung katawan mo. Pero bakit hindi inaalis ng Diyos? May maganda siyang intentions.
And one of the intentions according kay Paul sa 2 Corinthians 12 verses 7 to 10 is that ang gustong ibigay sa iyo ng Panginoon, hindi yung makita mo, Lord, ayoko ng bagay na ito. Ang gusto pala na ibigay ng Panginoon sa iyo is makita mo, mas kailangan mo yung grace niya. Because His strength is made perfect in weakness. Habang may masamang bagay na nararanasan masakit, pero ang intention pala ng Diyos, pinapaganda niya. Pinapalago niya yung faith mo, pinapatatag niya yung damdamin mo at yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya pala parang minsan ang hirap, nasasaktan ka, ayaw mo na, gusto mo na sumuko. Pero doon mo mas naiintindihan yung mga bagay na hindi mo maintindihan at matatanggap otherwise. Sabi ko sa inyo, nung namatay ang father ko, para may nag-unlock sa akin in understanding the sovereignty of God that I've never experienced. Why? Because mayroon akong naintindihan ngayon na uri ng pagtitiwala na hindi ko naintindihan sa buong buhay ko. Why? Because this is an event that there is no coming back. Mas madaling, alam mo yun, magkaroon ng awa, yung mawala yung tao, and then after some time, makakapag-usap kayo. But this is where na mas maintindihan mo yung mga bagay na yun. I have never understood that and never experienced that except dito sa event na ito. So, habang masama yung dulot nung heart attack, masama ang dulot ng, let's say, pagpapabaya sa kalusugan, but God has good intentions. Diba? So, napaka comforting ng tinuturo ng providence ng Diyos. So, even calamities, diba? Sa providence, ang focus natin lagi ganito, things that we do not understand, they randomly happen, but they do not happen without the permission and the involvement of God. So, yan, binasa natin kanina, and then Isaiah 45:7, I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I'm the Lord who does all these things. Sa mga tao magsasabi, ano? Ang Diyos ang nagpadala ng Yolanda? Ang Diyos ang nagpadala ng earthquake na pumatay ng tao? There is more comfort in knowing na ang Diyos ang nasa likod nun kaysa sa isang puwersa na hindi kayang kontrolin ng Diyos. Diba? So this is very comforting. Kaya nga dito sa panghuli, divine governance, eh ganito namamahala ang Diyos, yung active ruler over all things for His ultimate purpose and glory. Kaya sabi ng confession, to the praise of the glory of His wisdom, power, justice, infinite goodness and mercy. Darating ang araw, bakit inayaan ng Diyos na mahulog sa kasalanan si Adan at si Eva? Parang it is a mystery. Why did God allow sin na... Ay ito, nararanasan nating lahat yung kamandag, yung pain, yung affliction because of this sin. Bakit inayaan ng Diyos? Kaya naman pala niya. But later on, we will discover our need for Christ. Diba? We will discover yung grace in a more deeper way. We will relate to God as people na ganito pala yung buhay na nag-grow ka in grace. Kung hindi ka nagkasala, you will never know what is growing in grace mean, di ba? Hindi mo naintindihan yung pagkakaroon ng faith in God. Sila Adam at sila Eve, di ba? Mayroon silang direct contact sa Diyos. So, ano ang ultimate na reason ng Diyos bakit dinayaan niya to? Dahil, di ba, nung pinrich ko yung Romans 8:28, ang tunay na good, eh, sabi niya, all things work together for good to them that love God, to all them that to them who are called according to His purpose. At ano yung pinaka good doon? Yun nasa verse 29, to be conformed in the image of His Son. So God will take everything, will do everything, whatever it takes, just to conform you to the image of His Son. About yung suffering, hayaan ng Diyos yun. Yes, hayaan po ng Diyos ang suffering sa atin. Bakit? Because His intention for us is good, and that is to make us like Jesus Christ. Even if that means we will experience death of a loved one, even if that means we will be treated evil by our people and sometimes even fellow Christians, we will be maligned, we will be used, we will be abused. We do not want those things. But God allows them because this is the ultimate good for His glory, for His mercy. Eh, di ba, God's glorious reign as the triune God of the universe is the main theme of Scripture. Malinaw yan.
Westminster Shorter Catechism, question number one. And this rule is ordinarily through the laws of nature and man, through moral influences, circumstances, and motives. Lahat yan, bahagi. It extends over all his works, past, present, and future. Sabi ng Daniel 4:30-4:35, at the end of the day, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High and praised and honored Him who lives forever, for His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and He does according to His will among the hosts of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can say His hand or say to Him, what have you done? Ganito ang sovereignty ng Diyos. We cannot even question God. So with the glory of God as the ultimate purpose of providence, to the child of God, it is a truth that gives comfort and assurance. Amen? If you're a child of God, this doctrine of providence is a comfort and assurance. Sabi ni Spurgeon, the prince of preachers, nung pinreach niya yung Matthew 20:15, there is no attribute more comforting to His children than that of God's sovereignty. Under the most adverse circumstances, in the most severe trials, they believe that sovereignty has ordained their afflictions, that sovereignty overrules them, and that sovereignty will sanctify them all. There is nothing for which the children ought more earnestly to contend than the doctrine of their master over all creation, the kingship of God over all the works of His own hands, the throne of God and His right to sit upon that throne. On the other hand, there is no doctrine more hated by worldlings, no truth of God of which they have made such a football as the great, stupendous, but yet most certain doctrine of God, of the sovereignty of the infinite Jehovah. Men will allow God to be everywhere except on His throne. They will allow Him to be in His workshop to fashion worlds and make stars. They will allow Him to be in His almonry to dispense His alms and bestow His bounties. They will allow Him to sustain the earth and bear up the pillars thereof, or light the lamps of heaven, or rule the waves of the ever-moving ocean. But when God ascends His throne, His creatures then gnash their teeth, and we proclaim an enthroned God and His right to do as He wills with His own, to dispose of His creatures as He thinks well without consulting them in the matter. Then it is that we are hissed and execrated, and then it is that men turn a deaf ear to us, for God on His throne is not the God they love, but it is God upon the throne that we love to preach. It is God upon His throne whom we trust. Praise God. Praise God sa katotohanan na ito. So, sabi ni John Calvin, God covers under the wings of His care each single of one of His creatures. And let me conclude. Ang Puritan advice is you meditate on the providence of God in your life. As I end, let me quote sila Beakey and Jones. Failure to meditate on God's providence is sinful, for it diminishes our praise of God. Moreover, we rob ourselves of the nourishment our faith receives from such meditation. We slight the God who acts in providence. Meditation on God's providence is essential if we are to come to God in prayer and know how to address Him. So, next week, we will talk about reading the providence of God. Dahil sabi naman ni John Flavel is providence is like Hebrew letters. They have to be read backwards. So therefore, let us allow the Puritans to teach us how to read the providences of God in our lives. Any question? Batiin po muna natin yung mga nandito sa online natin. Si Reform Bible Study. Ayan. Ronel Pamilyar. Si Daniel Stacy. Si Rizalyn Lanes. Hello sa inyo. Si Eds Viray. Arsena. Si JP Dungka. Ayan. Naka-watching online and live. Si Klain. Ganyan din. Japoy. Si Pastor Vigeta. Si Eunice. Meron ba na may nagme-message sa inyo? May echo.
Jezreel. Ay, si John Cedric, nandito. Shout out kay Pastor Clyde Soriano ng Moonwalk. May question or thoughts or something na encouraging na narinig ninyo? Comforting? We welcome din yung ating first time visitors or first time attendees RBS live dito, no, in person, si Mark at si Cha. Merong question? Okay, may question daw? Wala pa. Ato. Si Jopoy Pesigan. Hello, brother. From Mandaluyong to. Question po, Pastor. Can you give some practical advice on how can we apply these truths in counseling someone na nakaka-experience ng traumatic experience? Thanks po. Next week, I hope na sabay-bayan mo pa for the last installment dito sa ating series ng Providence of God. We will try to read Providence sa buhay natin. But una, tandaan natin, very consistent ang Christian theology, di ba? Sin is evil, God is not the author of sin. So therefore, sin remains evil, remains the greatest malady in the universe. So whatever evil na meron ng tao, naka-experience ng abuse, ng ganito, may traumatic experience, eh, dapat i-condemn natin yung evil na yon, because man is responsible. We do not just try na i-patch yung parang sovereignty of God. Bahala na, okay lang yan, ganyan. No, we do not say okay lang. We really try to empathize and sympathize to that person because his or her pain is real, yung kanyang affliction. Totoo yun. At kung tayo makaranas, di ba, kahit sa ating pagkamatay ng mga pamilya natin, loved ones, we grieve. Eh, ganun ang tunay. Hindi tayo dapat magpaka-plastic under the pretext of God's sovereignty. And sometimes Christians are very, you know, yung nagbibigay sila ng unhelpful na advice. They dismiss, they downplay yung emotions at yung pain at yung affliction na naranasan ng tao. And it becomes so plastic and artificial yung kanilang spiritual advice. Sasabihin nila, minsan namatayan na yung Kristiyano, minsan may namatay na kapatiran, yung magulang, sabi daw nung pastor, anong nakipag-condolence sa kanya, sabi nung pastor, nirebuke niya, ba't mo ako kinokondolence? Dapat congratulations dahil nasa langit ngayon yung ano. Yes, totoo na nasa langit, pero totoo yung pain na mawawala yung taong nakasama mo for many, many years, di ba? But on the other hand, let us remain steadfast sa doctrine natin na habang may ganun na katotohanan, let us not forget na hindi nangyari yun na walang paintulot ang Diyos. Let us give yung ganung theology na hindi ito nangyari na wala ang knowledge ng Diyos, mananagot ang tao na nagkasala sa kanya, may traumatic experience siya, but gagamitin ito ng Diyos sa kanya not to end his or her life, not hindi ito para katapusan niya, hindi para sayangin ang buhay niya, kundi may maganda ito na gagawin ng Diyos at dapat ay magtiwala siya sa revealed will ng Panginoon. Other questions? Last question bago tayo mag-break dito sa aming sa in-person namin. Okay, so kung wala na po, we appreciate you being here. We hope na tayo ay magkita-kita muli next Tuesday, Lord willing, June 14. Ang atin is we'll try to reading the providence of God. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for such a comforting, assuring truth of the providence of God. Because you are sovereign, we remain free.
At Panginoon, napaka comforting na mas mainam sa amin na isipin ikaw ang nasa likod ng mga bagay na to, katulad ng sabi ni Spurgeon, not only in creation but even in that intricate na pangyayari sa buhay, whether may evil, may sin, mas mainam na kayo ay nandoon kaysa yung wala kayong pakialam at wala kayong kapangyarihan over those matters. So we thank you sa comfort na ito at nawa mas lalo kami magtiwala sa inyong sovereignty, sa inyong puso bilang Father namin, that whatever you want from us, it is always for our good to be conformed to the image of your Son. Salamat Panginoon, gabayin niyo po kami in Jesus' name we pray, Amen. So i-set na natin na mabigyan.